mga kaibigan. Andito na naman tayo, magkikita-kita na naman tayo. Magandang hapon, magandang umaga at magandang gabi sa inyong lahat. Sana ay okay lang kayo at mag-enjoy ulit kayo sa aking panonood. Asya nga pala, welcome sa aking channel, Meld's Cuisine. Ngayon mga kaibigan, ang ating lulutuin na naman ay medyo nakaka-surprise kasi ang aking mga ingredients ay surprise nga naman. Hindi siguro nakikita ng karamihan nga medyo familiar sa kanila. But ang lulutuin ko ay very simple lang, isang pasta at may ang aking gagamitin sa aking mga ingredients ay mga ay seafoods, pero iba-ibang klase. So, ngayon, ipapakita ko muna sa inyo kung ano itong seafoods ko nga bakit iba-ibang klase. Siguro excited na kayo. Tara, titingnan natin ah. Ito oh. Ito yung aking seafoods na sinasabi na iba-ibang klase. Mayroong ulo ng pusit, mayroong moles or shells. Iba-iba, hindi ko gaanong kilala itong mga seafood, but anyway, masarap ito pag naloto na may pusit, ayun o, iba-iba, may isda, ayan. So ngayon, lulutuin ko ito, tingnan natin, masarap ito, may kasama pang mga hipon. I'm sure na masarap ito kasi nagawa ko na noon, so excited, medyo sorpresa sa ating lahat ito, okay? Ang gagamitin kong ibang ingredients ay of course mayroon akong onion at mayroon akong parsley. Very simple lang. At mayroon akong lemon, mayroon akong cream at saka mayroon akong parmesan. Of course mayroon kasamang salt yan at saka pepper. Ang aking gagamitin pasta ay itong klaseng pasta. Of course masarap dyan, maganda din dyan yung spaghetti but sa ngayon ay wala ako, ito na lang ang gagamitin ko. So ngayon guys, sisimulan natin. At na ngayon, pati yung tubig ko, iinit ko na para sabay-sabay na silang maloto. Ang tubig ko ay lalagyan ko rin ng asin para magkaroon na rin ng lasa ng aking pasta. So ito guys, tingnan nyo. Magsisimula na tayo. Interesting. Napakamurang ingredients yan, mga kaibigan. So, lagyan muna natin ang oil ng aking frying pan. And then, tayo natin mag-init bago natin ilagay yung ating mga onion. Hindi ko gagamitan ng garlic. Kasi pag ang seafoods, para sa akin ang seafoods, pag ginamitan ng garlic, yung amoy niya parang strong. So kaya nga gagamitan ko siya ng lemon para hindi masyadong strong ang kanyang amoy. Ang tawag sa Tagalog ay malangsa. So ito guys, medyo mainit na. So ilagay ko na kagad yung aking onion. Ang ginamit ko ay onion na green at saka onion na puti. Kasi ang aking onion na puti ay hindi masyadong enough. So dinagdagan ko na lang ng green. Totoyin muna natin ang kaunti. Hanggang medyo mag-brown-brown yung ating onion. At lagyan ko na siya ng pepper. Para magkaroon na rin ng flavor yung aking onion. So ngayon, isunod ko na yung aking parsley. Kasi alam nyo, ang parsley pag ginagisa, ang amoy niya ay lumalabas. Mabango siya. Gisahin natin siya. Yan, maaamoy mo ang lasa. Ang amoy ng parsley pag isa mo sa oil. So ngayon ang isunod ko na yung aking seafoods. Ayan. Masarap ito kasi siyempre nagsama-sama yung ibang klaseng seafoods. Alam naman natin na pag seafoods masarap pag halimbawa igisa natin, lagyan ng cream, nagsama-sama yung lasa, masarap siya. Lagyan ko siya ng asin. Ang nilagay ko mga half a teaspoon. Half a tablespoon is okay. Kasi pag nilagyan naman natin ng cream, so baka magdagdag pa tayo ng asin ito. At lagyan ulit ng pepper para magkaroon ng pepper yung ating seafood. Yung iba gusto ng maanghang nito, but ako ayaw kong gawing maanghang kasi ayaw ng aking mga girls. Mas gusto nila ganito lang. So, pakuluin muna natin ng ganon hanggang magbawas siya ng sabaw. Kasi nagsabaw siya, patuyuan muna natin ng kaunti bago lagyan ng cream. At ito yung aking parmesan. Kunti lang siya, pero maganda ito, madaling makaka... Kunti lang ilagay
ilalagay mo, malasas siya. At meron akong cream, iba-iba lang, iba-iba ang brand. But the same, masarap din yan. Meron akong lemon, hatiin ko kasi mahirap ma-squeeze. Para madali ma-squeeze pag ganito mo gano'n. Para malaki kasi ang hirap. So, mas mabuti yung hatiin or mabuti pa nga yung iba dyan. Pinariitan pa to gano'n para ma-squeeze yung maigi. Ano nyo guys? Ano natin ang lasa ng asin? Kulang pa siya ng asin. Okay po. Gusto ko rin yung ganitong klaseng pasta kasi cute siya. Lalo na sa mga bata. Cute. Ayan. Yun yung guys, nawala na yung tubig niyan. Actually, luto na ito. Kasi madali lang naman ito lutuin. Ngayon, ilalagay ko na yung aking cream. Ina-shake ko palagi. Hinaan lang natin ang apoy habang ginasimmer natin ng kaunti. Hinaan natin ang apoy. Ngayon, lagyan natin ng citron. Ayan. Tikman muna natin baka masobrahan sa asim. Hindi rin maganda pag masobrahan sa asim. Dagdag natin ito para maraming ano siya. Ayan guys, ganda na siya no? Ihalo sa pasta. Oh, lagyan ng cheese. Then napakayami na siya. Ganda ng kulay, no? May pula, may green. Yan ang pagkaano niya. Maratin. Ang lasa. Masarap siya. Kulang sa ano eh. Dagdagan ko dito. Dagdagan ko ng lemon pepper. So, para sumarap. So, masarap. Hihinaan ko lang yung apoy. Papayaan ko lang muna siyang magkulo-kulo ng mahina para lalabas ang lasa. So, pabayaan ko lang muna. Pero naka-low naman yung heat ng aking apoy. So, dyan lang. Parang, ayun. How is my water next time? Ilipat ko yung aking tubig. Kasi matagal mag-init doon, maliit. So, lagay ko siya dito. Ayun, ay doon. Hinaan lang. So, lakasan. Okay, ito na yung aking tubig. Kumukulo na. So, ilagay ko na yung aking pasta. So, iluluto ko ito ng 9 minutes. But minsan, pag kahit 9 minutes, minsan matigas pa. So, ginadagdagan ko pa yun ng oras. Hindi ko sinusunod nga 9 minutes talaga. Gawa ng matigas pa. Para madaling kumulo. So, how are you? Ready to eat? Taste. Okay. So, pinatay ko na guys yung aking apoy sa aking seafood, so, para tingnan ko nga yung tubig niya. Medyo malapot yung aking sauce, so dagdagan ko siya ng tubig ng pasta para hindi masyadong malapot. Kasi pag nilagyan to ng cheese mamaya, lalapot din siya. So, kailangan medyo hindi masyado yung katamtaman lang. Okay na siya. Gusto ko nang kainin. Yung sauce pa lang, gusto ko nang kainin. Okay guys, waiting. Guys, luto na yung pasta ko. Anuhin ko na. Ito na guys, luto na yung pasta ko. Ready to eat na tayo. Tingnan mo, lumalaki yung pasta ko. Okay. So now, kakainin natin. So, sisimulan na natin guys. Ito na. Ihanda na. Madali lang lutoin, no? Very quick. Ngayon, lagyan natin ng masarap na sauce. Ito guys, oh. It's creamy. But light lang yung aking cream na nilagay. Very light lang. So, napakaganda. Oh. Tingnan nyo. Very nice. So, ito na guys. Ready na yung pasta ko. Napakaganda at masarap. So, ito. Lagyan ko na siya ng... Ito yung aking parmesan. Nilagay ko na sa bowl. So, lagyan ko na siya ng parmesan. Ayan. Ay, hindi maganda pag kutsara. Mas maganda tingnan pag kinamay. Ayan. Tapos, lagyan ko siya ng parsley para migraine. Migraine sa ulo. Ganda, no? So, ito na guys. Kakainin na natin ang aking ginawa. Iniimbitahan ko kayo na makisali dito. Kumain tayo. Sabay-sabay tayong kumain. Kasi sinamahan naman niyo ako sa pagloto nito. So, I hope nga mag-enjoy kayo sa pagkain ko. Tikman natin. Tingnan nyo yung pasta ko guys. At saka yung aking seafoods. So nilagyan ko siya ng malls. Yung malls tahong.
At saka may hipon din. Ayan. Hmm. Parang gusto ko pa ng pangalawa. Ano guys, titingin lang kayo sa pagkain ko. Nag-enjoy ako yata sa niluto ko eh. Hmm. Okay guys, ako nag-enjoy sa niluto ko. Kayo, nagtingin lang kayo. Sana awa naman ako. Sana gawin na lang nyo sa inyo. Alam naman nyo kung paano ko ginawa. So, para matikman ninyo anong lasa. Kahit ano naman ang gamitin nyo sa pasta, pwede naman yun. Either, halimbawa, may salmon kayo, o may tuna kayo, or may hipon kayo. Gisahin lang nyo, lagyan ninyo ng cream, at saka parsley, o kung anong mga greens na mga herbs, pwede na yun. Masarap yun. So, mga guys, salamat sa pag-join sa akin. At ngayon, pasasalamatan ko rin pala yung aking mga subscribers na bago na galing sa aking grupo sa Solid Katikram Group. Solid Katikram Fans Group. Thank you sa support. Sa aking grupo sa Magdinaskal. Thank you din sa support sa pag-subscribe ninyo. At sana yung mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo kasi nag-enjoy kayo sa aking niloto. So, para maging updated kayo sa aking mga niloloto, mag-subscribe kayo. At maraming maraming salamat sa inyo. Mag-ingat lang kayo, mag-enjoy. Alam ko, bawat isa may mga ups and downs, sabi nila. But, kasama yun sa buhay. Lagyan lang ng spices, salt and pepper. Okay, guys. Thank you for helping me and see you in my next video. Bye-bye!